ang pagbabalik, ReiNanay Lelibeth Paronda. Hello po, ReiNanay. Hello po. Welcome back. Welcome. Thank you. Kinakabahan pa rin ba kayo? Bakit? Bakit? Bakit din wala, laging walang tulog. Bakit? Ay, hindi na naman kayo nakasama. Excited. Kasi yung unang salang niya daw, nung Monday. Opo, Monday. 2 hours lang ang tulog din. 2 hours lang po. Ano ba nangyari? Ngayon lamang naman ang dalawa. 4 hours naman. 4 hours nga naman. Kulang pa rin eh. Bakit ho? Baka hindi makatulog. Gusto ko kayo makita. Oo, gusto niyo makita. O, di mamaya makitulog kayo kay Chang Ami. Oo, pwede kayo makitulog. Tapos doon kayo mag-overnight. Kinakabahan talaga siya. Pero okay naman po kayo, nakapag-almusal. Opo. Yung bang tulog nyo talagang ganun lang, okay na kayo for the day? O mas mahaba okay naman po ang kailangan? Okay po ako. Ano ba po nga pumapasok sa isipan nyo bakit hindi kayo makatulog? Bukod sa gusto nyo kami makita. Magagaling ang mga kalaban ko eh. Sa kalaban nyo ngayon, sino ang medyo kinakabahan kayo o natatakot kayo? Yung number 2 and 4? Lahat po sila. 3 lang hindi kayo natatakot? Lahat po sila. Magaling po sila lahat. Bakit naman kayo natatakot? Ba't nawawalan kayo ng kumpiyansa sa sarili? Ganon po ako eh. Wala kang tiwala sa sarili ko. Ay, bakit? Dapat hindi po. Deka lang, nung Monday, ganyan din kayo, di ba? Pero nanalo kayo. O, kita nyo? Thank you, Lord. Maiksi sumagot si nanay. Oo, maiksi lang. Pero sa araw-araw po ba, nay, ganyan kayo talaga, yung nagwo-worry kayo, yung pagkagising pa lang sa umaga, inaalala nyo na kung anong mangyayari sa buong araw. Ako. Likas sa mga nanay kasi yung ganyan eh. Advance mag-isip. Minsan po, nasubukan ninyo na pagising nyo, yung wala lang, relax lang kayo, chill lang kayo. Naikumpara nyo po ba yung pagkakaiba nun at yung araw na pagising nyo pa lang ay nagwo-worry na kayo? Maganda rin pagkakompleto ang tulog mo. Opo. Siyempre, relax na relax ka. Tama. Pinabil mo yung aura mo. Oo. Kasi parang lamang yung ibang ReiNanay, in-enjoy nila po talaga yung pagtulog dun sa hotel. Na mag-isa, nakapagpahinga. Hindi nyo po ba na-enjoy? Enjoy naman po, kaya lang likas po talaga ako laging ganito pag may mga competition. Pinakabahan ako talaga. Hindi, ganito yan, nanay. Kasi kaya minsan nawawalan tayo ng kumpiyansa sa sarili. Minsan kasi kinukumpara natin sarili natin sa ibang tao. Yes, na dapat hindi. Ganun. Hindi naman po, hindi naman po. So ano po yung tumatakbo sa isip nyo? Bakit parang nahihinaan kayo sa sarili po ninyo? Magagaling nga po silang lahat. Nauna na yung ito na lang. Isip niya yun. Sinasabi niya yung Chong, magaling daw yun. Chong Chong. Kung sa tingin nyo, ano naman yung lamang nyo doon sa apat na kalaban? Ayan, maganda yung tanong ni Vong. Sa talent po. Magaling si Mother kasi kumanta. Yung apat ho ba, hindi masyado sa talent? Po. Hindi masyado magaling sa talent? Magagaling po sila. Pero lamang kayo doon? Lamang lang. Magagaling po sila lahat. Sa question and answer, sa palagay po ninyo, lamang kayo o mas lamang sila? Susubukan ko. Magagaling sila talaga. Pati sa question and answer. Sabihin nyo po kaya, ngayong oras na to, para maiba lang, Mother, sabihin nyo kaya sa sarili nyo na magaling ako. Yan, oo. Magaling din ako. Yes. Pero mas magaling si... Lahat po sila. Joke lang po. Kasi minsan, alam mo yun, hindi po maganda. Ako ha, paniniwala ako po, hindi maganda na parang una mong binababa yung sarili mo. Oo, wag ganun. Diba? Wag ganun, Mother. Kasi meron din po kayong kakayanan na hindi po naman din nila kaya. Meron din po kayong ginagawa na hindi rin nila kaya. So, wag po natin din isipin na parang ang liit naman ang tingin natin sa ating sarili. Wag nyo dinadown yung sarili nyo. Kayo mismo ang dapat unang nag-aangat sa sarili nyo. Ito lang, Chang, ha? Sa pagsali nyo po dito, sino ba may gusto niyan? Kayo po ba? O ako rin po. Bakit nyo po gusto sumali dito? Para manalo. Manalo at? May share ko ang aking talent. Yes. Yung pa lang, eh. Tsaka mag-enjoy. Mag-enjoy. Yung iba kasi, Chang, maraming gusto rin sumali pero hindi makasali kasi nawawala ng loob. Yes. Natatakot. Pero ikaw, nagawa mo makapasok dito. Ibig sabihin, naniniwala ka sa talento at galing mo. At kinaya ni Mother. Correct. At nanalo. Oo. Diba? Diba? Eh dahil sa pagkapanalo nyo, meron ho ba nga may mga nag-text sa inyo na nagparamdam? May mga nag-comment ba? Opo, napakarami po. Lalo na po yung mga may utang sa akin, magbabayad na daw po sila. Diba?
Mas maganda yun, nagawa pagkapanalo. Gusto ko yun talaga. Diba? Kasi nakusensya po silang lahat. Kasi sa istorya na binuksan ninyo, diba? Kasi nga akala mo, Bong, sumasali lang dito ang mga nanay na kagaya ko para magbigay ng inspirasyon. Hindi, pinapaalala din namin sa may mga utang sa amin na kaya kami sumali dito para ma-anunsyo namin na oras na para magbayad kayo. Hello, sabi, hello, buhay pa kami, buhay pa. Hello. Sino ba yan? Sino ba yan? Diba? Singilin, singilin. Singilin, Belcha. Magbigay ka ng 12. Parang ano ah. Pero at ngayon, nagsabi magbabayad na raw sila. Magbabayad. Marami, marami sila. Magbabayad na po sila. Magbabayad. Pati po yung mga, pati pala yung asawa ko nagtanong din sa anak ko, nag-ano na. Sabi. Ex to, di ba? Kung di ako nagkakamali. Ano po ang sabi ni ex? Namimiss niya ako. Ay! Eh, paano kanya may miss? Eh, di ba may kasama may kasama na siya, na siya iba, di ba? Bahala siya sa buhay niya. Kapanood niya ako, babalik siya sa akin. Sorry ka. Ay, pero kung babalik po siya sa inyo, eh, tatanggapin po siya ng buong buo? Opo, tatanggapin ko po siya pagkat siya po ang ama ng aking mga anak. Basta hiwalayan lang yung kinakasama ngayon. Sigurado yun. Sure na sure si mother. Sigurado yun. No? Pero, bakit ba? Oo. Pero napalita ko, nahiya daw siya kay Kuya Ogs. Oo nga. Sa actingan. Ano ba yung nangyari? Bakit nangyari, mother? Hindi kasi umaacting na si Kuya Ogs. Oo. And di ko siya napansin. Ang napansin ko kasi si Beautiful Kim. Siya po yung napansin ko. Para re-enactment po. Re-enactment po ba ito? Dapat po pala nilapitan ko siya at hinubaran. Yung mga ganong eksena. Hinubaran? Hindi ko nagawa ka nahiya ako sa kanya. Iba talaga si Ogie, maghuhubad. Oo. Bakit? Eh kasi pinunit ko yung damit ng asawa ko eh. Noong panahon nakita ko sila sa aristokrat. parang silang naka-pink. Anniversary yata nila yon. Parang silang naka-pink. Teka, wala po kasi kami noon ni Vong. Wala kami, hindi namin panood. Paalala nyo, so yung araw na yon, yun yung pong nahuli ninyo si Mr. Ninyo. Reenactment ata ginawa siya. Kasama si Iscabeche. Opo, may meeting bali sila. Kasi sa real estate sila eh. Eh, bukod yung lalaki, bukod ng babae. Dito pa lang sa may fountain, sa may pinupestuan ko, may security guard. Kasi sa may security guard, iniwan ko yung chinelas ko sa pintuan. Bakit yung iniwan yung chinelas mo? Kasi away na, trouble na eh. Ay, para mabilis din tumakbo, no? Uupakan ko yung babae. Iniwan ko siya, lumakad ako. Nakita ko yung bibig ng babae sa dulo pa lang, kitang-kita ko yung buka ng bibig. Ay, si Beth. Ay, sabi? Sabi ko, si Beth ha. Lalo akong tumakbo, papalapit sa kanya, sinampal ko siya. Ay! Easy. Sandali lang. Kanina mahihain kayo eh. Parang ngayon, ano lumakari kayo? Tsaka tandang-tanda nyo lahat ang pangyayari ah. Kailan pa ho ba ito nangyari? 2017. Fresh na fresh pa sa alam. Mula noon, hindi na kayo nagkita noon yung kasama ng mister? Hindi na po, nagtatago na sila sa akin eh. Pero yun pa rin po ba ang kinakasama ngayon? Sino po? Yung naka-pink na babae, na terno sa asawa niya. Sila po pa rin. Sila pa rin? Opo. Pero kayo, hindi kayo nagalit kay mister noon? Hindi po ako nagalit. Masama lang loob ko kasi ginawa niya. Siyempre, iniwanan kami. Nawala lang yung sama ng loob nyo. Pinagpalit niya ako sa may asawa, kasal pa, tatlo anak. So, teka muna, pag-uwi po ni Mister, ano pong sinabi ninyo? Bakit kayo umabot dun sa puntong nagdesisyon na talaga kayo na maghihiwalay na? Pinalayas nyo po ba o lumayas siya? Kasi ako po yung tipo ng babae na pag naramdaman ko na tumabang ka na sa akin at alam ko nang nararamdaman ko na may iba ka na, lalo na nabisto ko, yung mga galawin, yung mga... Mga eksenang alam mo na sa mag-isang mag-asawa sa kwarto, di ba? Yun, alam ko. Yung woman instinct, alam mo yan. Pero kasi natabangan na siya noon. Pero nung nag-message uli, eh parang nanumbalik uli yung tamis. Umalik siya, mahal niyo pa ho ba siya? Mahal ko po siya kasi siya po ang ama ng aking mga anak. Hindi, alam kong bagay, syempre, dapat syempre inisipin niyo rin yung sarili niyo. Oo. Kayo po ba, eh, personal niyong mahal pa si Mister? Mahal ko po siya hanggang ngayon. At pag pinatawad niyo po ba, kaya niyong kalimutan lahat ng mga ginawa niya? Mag-usisimula muli. Opo, ang Panginoon nga po nagpapatawad. Yun. Sino po ba ako na tao lamang? Mm-hmm. Papatawarin ko po siya. Ayan. Ang wish namin, magkatotoo sana. Yes. Kaya ang gusto niyong mangyari. Opo, sana. Good luck po sa inyong love life. Correct. Kaya maraming salamat, Reina Ng Number 1, Lelibeth Paronda. Liliwa
liwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reina ng Tahanan!